Where have you been, Heaven? Anong oras na? Napahinto si Heaven sa pag-akyat ng hagdan. Nagbuntong hininga siya bago hinarap ang nagsalita. Si Adam Mochenza, ang kanyang asawa. Nikayayaan lang kami ng mga kaibigan ko, sagot niya. At hindi ko man lang nagsabi sa akin. Malamig nitong tugon. Kailangan ba? Natural, asawa kita. Hindi importante sa akin kung sino ang kasama mo. Pero dapat nagsasabi ka pa rin kung nasan ka. Look, Adam, hindi tayo nagpakasal dahil mahal natin ang isa't isa. I know, but still, you have to respect our marriage, Heaven. Hindi naman kita pinapakaalaman kahit ano pang ginagawa mo, ah. Sana ganun ka rin sa akin. At hahayaan na lang kitang mag-bar? Hahayaan kong pag-usapan ka ng mga tao? May asawa ka na. Umasta ka nung naaayon sa status mo. Hindi ka na dalaga. Sermon ni Adam sa kanya. Fine. Next time, papaalam na ako sa'yo bago ako umalis. Okay na ba? Inirapan niya ang lalaki saka dire-diretsyong umakyat sa kanyang silid. Matutulog na naman silang magkatalikod sa isa't isa. Hindi pa rin makasanayan ni Heaven ang buhay ng may asawa. Kahit pa 6 na buwan na silang kasal. Galit pa rin siya sa kanyang mga magulang dahil sa arranged marriage na yon. Ginawa siyang gamit na kailangang irigalo para lang pagtibayin ang samahan ng dalawang malalaking kumpanya. Tama ba yun? 29 lang siya. Ang gusto niya ay mag-enjoy. Pero ano? Pinipilit siya ng mga itong magpamilya. Hindi nga siya sigurado kung kaya niyang maging mabuting ina. Hindi niya yun pinangarap kahit kailan. Sinubukan din naman ni Heaven na maging mabuting asawa sa mga unang buwan ng pagsasama nila ni Adam. The sex was cute, okay. But that was it. Sa umaga ay aalis si Adam para magtrabaho at may iwan siya roon kasama ang mga kasambahay. Nakatunga nga na siya maghapon. Pag-uwi ni Adam galing sa trabaho, nagtatrabaho pa rin to. Halos hindi niya ito makausap. Madalang silang magkasabay sa hapunan dahil kadalasan ay kumain na ito sa kung saang meeting na dinalohan nito. Naubos agad ang pasensya niya kaya sumuko na siya. Hindi siya wife material. Hinahanap ng katawan niya ang pag-imig kasama mga kaibigan niya. Total naman ay para lang siyang manikang pang-display sa bahay nila, gagawin na lang niya mga gusto niyang gawin. Hindi siya pwedeng ikahon ng mga ito. Nasa-suffocate siya. Nang maramdaman niyang pumasok si Adam sa silid ay pumikit siya at nagpanggap na tulog. Pinakiramdaman niya ang asawa. Hindi pa ito nahiga sa kanyang tabi. Mukhang sa study table na naman ito dumiretso. Ikinainis yun ni Heaven. Wala talaga itong pakialam sa kanya. Tulad niya ay napilitan lang din naman ito na pakasalan siya. I'm going out of town tomorrow, ani Adam, ngunit hindi kumibo si Heaven. Paniniligan niya ang pagtutulog-tulugan niya. Come on, I know you're still awake. Go wherever you want to go, anya kay Adam. Hindi na ito sumagot pa. Pagising ni Heaven kinabukasan ay nakaalis na si Adam. Hindi niya alam kung magtatagal ito sa out of town na yon. Ang alam lang niya ay mag-isa na naman siya. Panibagong boring na araw na naman ang kakaharapin niya. Nang hanggang kinabukasan ay hindi pa rin umuwi ang asawa niya, ay nagdesisyon na siya. Hindi yun ang buhay na gusto niya. She left him a note telling him that she wanted them to separate. Ayaw na niya. Pagod na siya sa paulit-ulit nilang routine. Hindi siya mag-grow sa ganoong relasyon. Nag-asabalutan si Heaven at umuwi sa kanyang mga magulang para lang madismaya dahil hindi siya tinanggap ng mga ito sa bahay. May asawa ka. Hindi ka na dapat dito tumira, Heaven. Go back to your husband. Singhal pa sa kanya ng kanyang ama. Are you being serious, Dad? Masama ang loob na tanong niya sa ama. May asawa ka na. Ayusin niyo ang problema. Hindi pwedeng dahil ayaw mo na aalis ka na lang. Hindi ko naman to gusto. Jade niya. Kayo lang may gusto nito. Heaven, anak, this is not how you solve a problem. Sabi naman ng mommy niya. You have to talk to your husband. Kausapin? Paano, ma'am? Baka kung business partner niya ako, pinakinggan niya ako. Pero sino ba ako? Asawa lang niya ako. Asawang hindi niya rin naman gusto in the first place. Pangangatwira ni Heaven. Still, you're a married woman. Anang daddy niya. Go back to your husband. Ayusin niyo yan. Yun lang at itinaboy na siya ng mga ito. Masama ang loob na umalis si Heaven. Isa lang ang sigurado niya. Hindi na siya babalik kay Adam.
hinding-hindi na. Imbis na umuwi sa bahay ng kanyang asawa ay nag-check-in siya sa isang hotel. Tinawagan niya mga kaibigan ngunit walang available para samahan siya. Huminga ng malalim si Heaven at humiga na lamang sa kama. "So, anong plano mo, Heaven?" tanong niya sa sarili. Ang laman ng kanyang bank account ay hindi sasapat sa loob ng ilang buwan. Doon pumapasok ang allowance niya galing sa asawa. At duda siyang malalagyan yun ng laman sa mga susunod na buwan dahil lumaya siya. "I need to work," aniya sa sarili. Pero ano ba ang alam niya? She was a princess. At bilang prinsesa, lahat ay idinudulot sa kanya. She was groomed to be a beautiful woman to find a rich prince. Yun naman ang nangyari. Akala niya rin ay yun ang gusto niya. Pero hindi pala. Hindi pala niya gustong maging trophy wife. Ayaw niya nang idinidisplay lang siya at dinadaan-daanan. Ngayon niya lang napagtanto na ang gusto niya pala ay mahalin. "Well, I can be," aniya sa sarili. Yun ang nag-iisang bagay na magaling siya. Nag-aral siya ng baking noon na suportado naman ng mommy niya. Ayon dito, dapat lang na may alam siya sa kusina dahil magiging ilaw siya ng tahanan balang araw. "Magbi-business ba ako?" tanong pa ni Heaven sa sarili. "I don't think so," sagot niya sa sarili na may pailing-iling pa. "She can bake, but she can't do business. Isa pa, nasaan ang puhunan?" Dahil doon ay naghanap siya sa online ng mga job openings. Hindi alam ni Heaven kung anong mararamdaman. Yun ang unang beses na nag-job hunting siya. Naroon ang kaba at excitement. Noon na lang niya ulit naramdaman yun sa loob ng mahabang panahon. Ang buong akala ni Heaven ay magaling siyang mag-bake. Pero hindi siya natanggap sa lahat ng in-applyan niya dahil meron daw mas qualified kaysa sa kanya. Suot ng kanyang patulis na heels ay naglakad-lakad siya para maghanap ng ibang pag-a-applyan. Isang may kalamaang bakery ang nadaanan niya at naghahanap ang mga ito ng baker. "This is so not me," aniya sa sarili habang nakangiwing pinagmamasdan ng bakery. Sa exterior pa lang ng bakery ay alam na niyang hindi yun sosyal. Sigurado siyang walang mamahaling paninda ang bakery na yun. Walang tinapay na mahirap basahin ang pangalan. Panaderya na para sa masa. Yun ang naiisip niya. Ganoon pa man ay wala siyang karapatang mag-inerte. Itinulak niya ang glass door at pinagmasdan ng paligid. Mukhang malinis naman doon kahit hindi sosyal. May ilang mesa malapit sa pinto at isang malaking glass display ng mga tinapay. "Ano po ang sa inyo, ma'am?" Anang isang matandang babae. Mukha itong friendly. "Mag-a-apply po ako," imbes ay sabi ni Heaven. Nanitigan siyang maigi ng ginang. Parang hindi ito naniniwala sa kanya. Paano ba naman? Pormang-porma siya. Gucci pa ang dress at bag niya. "Sigurado ka ba? Mataas lang ng kaunti sa minimum wage ang pasahod namin dito," nakangibing sabi ng ginang. "As long as I can get a job," anya. Dahil sa pagpupumilit niya ay pumayag ang ginang na ipakita niya kung ano ang kaya niyang gawin. Mukhang na-impress naman ito sa kanya. Dapat lang naman, hindi naman pang hotel ang bake shop na to. "Puro part-timers ang panadero namin dito at hindi ko na rin kayang mag-bake. Sayang naman itong bakery na itinayo pa namin mag-asawa kung isasara ko lang," sabi ng ginang habang nagkakape. Tinitikman ito ngayon ang tinapay na ginawa niya. "Layla nga pala ang pangalan ko. Heaven, tama?" "Opo," tugon niya. "Heaven at Tiansa." "May asawa ka na pala?" Imbes ay sabi ng ginang habang binabasa ang resume niya. "Magpa-file na po ako ng annulment soon," pagmamalaki niya. "Abay, bakit naman?" "Hindi po ako masaya." "Ganoon ba yon?" "Anak, hindi dahil hindi ka na masaya, makikipaghiwalay ka na." "Hindi rin naman po namin mahal ang isa't isa. Arranged marriage lang po yung sa amin," pagkakwento niya pa. "Sabi na nga ba't mayaman ka? Kitang-kita sa kilos mo at pananamit," nakangiting sabi ng ginang. "But this time, I want to stand on my own. Hindi na ako aasa sa pamilya at asawa ko. Hindi na ako magpapadikta sa kanilang lahat." "Pero sana ay ayusin niyo pa rin. Malay mo naman ay kulang lang kayo sa komunikasyon." "Ganyan din kami ng asawa ko. Pinagkasundo lang kami ng mga magulang namin noon. Hindi kami mayaman, ha? Matalik lang na magkaibigan ng mga magulang namin. Hanggang sa nagkagustuhan na rin kami at nagpakasal."
Marami kaming hindi pinagkakasunduan noon dahil nagpakasal kami ng halos hindi pa kilala ang isa't isa. Pero habang tumatagal at imbis na sumuko, ay pinilit naming intindihin ang isa't isa. Kaya yun, naging mas magaan ang aming pagsasama. Pagkukwento ng ginang. Maganda po kung ganun. Baka po kung mahal ako ng asawa ko kahit katiting lang, baka sinubukan ko rin pong ayusin pa ang amin. Gusto ko naman eh, kaya lang hindi talaga ako ang priority niya. Hindi nga niya ako hinahanap eh. Ilang araw na akong lumayas mula sa amin. Baka hindi pa siya nakaka-uwi galing sa meeting niya out of town. Dismayadong sabi ni Heaven. Magaan ang loob niya sa ginang kaya nakakapagkwento siya rito. Bagay na hindi man lang nagawang pakinggan at unawain ng magulang niya. Hindi bali iha, kung para kayo sa isa't isa, kahit ilang beses pa kayo maghiwalay, magbabalikan din kayo. Natawa si Heaven. Baka hindi po kami para sa isa't isa dahil napilitan lang naman kami para sa negosyo ng mga pamilya namin. Ngumiti lang ang ginang. Malay mo naman. Siya nga pala, dahil hindi mataas ang pasahod at babae ka naman, may kasamang free lodging ang pagtatrabaho mo rito. Free lodging? Gulat niyang tanong. Oo, sa taas. Nakangiting sabi ng matanda. Doon ako nakatira. May isang bakanteng kwarto pa ron. Doon ka nalang manatili para makabawas na sa gastos mo. O baka naman may bahay ka na malapit dito. I'm currently staying at a hotel po. Anyway, I'll accept the free lodging. Nakangiti na rin niyang tugon. Makakatipid siya ng malaki kung mag-check out na siya sa hotel. Kaya naman ng araw ding yun ay lumipat agad siya sa bahay ng ginang. Naging abala si Heaven sa mga sumunod na araw. Akala niya ay hindi siya mahihirapan sa pag-bake. Ngunit mali siya. Inaral pa niya mga recipe ni Mama Leila. Yun ang gusto ng matandang itawag niya rito. Kapag free time niya ay tinuturuan pa siya ni Daisy na magkahera. Kahera roon si Daisy, kapalitan ito ni Mama Leila. Part-timer lang din si Daisy at kung minsan ay late raw na nakakarating dahil nag-aaral, kaya gusto siyang turuang magkahera. I didn't work here to man the cashier. Inis na sabi niya kay Daisy. Alam mo, nakakainis ka na. Kunot ang noong sabi ni Daisy sa kanya. English ka ng English, dumudugo na ang ilong ko sa'yo. Basta, I'm not going to man the cashier. Giit ni Heaven. Tuturuan ka lang naman eh. You'll have an excuse to be late if I learn how to operate that cash register. Inirapan niya si Daisy. Grabe ka naman. Ano na naman ang pinag-aawayan yung dalawa? Saway sa kanila ni Mama Leila na kapapasok lamang sa bakery. Galing ito sa taas kung saan to nakatira. Tuturuan ko lang naman siyang magkahera, ang arte-arte. Nangahaba ang usong sumbong ni Daisy sa matanda. That's not part of my job description. Giit ni Heaven. May punto naman si Heaven, Daisy. Umisi si Heaven habang nakatingin kay Daisy. Kapag malilate ka, isabihan mo lang ako para mas maaga akong makababa rito sa bakery. Opo, Mama Leila. Nakayukong sagot ni Daisy. Ang mabuti pa ay maghanda na tayo sa pagbubukas ng bakery. Mag-aalas 7 na. Nariyan na ba si na Carlo? Si Carlo ay part-timer na panadero sa bakery. Yes, Mama. Nag-start na kaming mag-bake. Sagot ni Heaven. Pagkatapos na yun ay naging abala na ang lahat. Samantala, walang kaalam-alam si Heaven na pinababantayan siya ng asawa niya mula nang lumayas siya sa kanilang bahay. Mukhang nag-enjoy po si Mom Heaven sa pagtatrabaho sa Timeless Bakery. Anang assistant ni Adam na si Bruno. Okay lang ba siya? Hindi naman siya nahihirapan? Tanong niya sa assistant habang tinitingnan ang mga litratong ipinadala sa kanya. Nasa ibang bansa pa siya at pauwi pa lang sa susunod na araw. Hinahayaan niya lang si Heaven sa mga gusto nitong gawin. Dahil habang pinipigilan niya ito, ay lalo lang itong nagpupumiglas. Magkaiba sila, kaya nahihirapan silang magsama. Lalo pa't hindi naman pagmamahal ang nagbuklod sa kanila, kundi negosyo ng pamilya. Despite of that, Heaven grew on him already. Asawa niya ito at may pakialam siya. Kahit hindi man ito yun napapansin. Okay naman po. Sa may-ari ng bakery siya nakatira sa ngayon. Pagbabalita pa ni Bruno. Kinabukasan ay umuwi na siya sa Pilipinas. At bago umuwi sa bahay ay nagpadaan siya sa Timeless Bakery. Ngunit hindi siya bumaba mula sa sasakyan.
Sinilip lang niya ang asawa. She looked happy. Madalang niyang makita ang masaya nitong mukha sa buong durasyon ng pagsasama nila. Hindi po ba kayo bababa, sir? Tanong ng driver ni Adam. No, I'll just check on her from here. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na rin sila. Pagdating sa bahay ay inisip ni Adam kung tatawagan ng asawa. Ngunit nagdadalawang isip siya. Hindi siya sigurado kung matutuwa ito kung tatawagan niya. Lalo na at ang note nito ang bumungad sa kanya na nagsasabing nais na nitong makipaghiwalay. Pagpasok niya kinabukasan ay annulment papers naman ang bumulaga sa kanya sa opisina. I want a meeting with my in-laws. Anya kay Bruno. Dahil ba sa annulment papers, sir? Yes, gusto ko silang makausap. Nang araw rin yon ay dumating ang mga magulang ni Heaven sa opisina niya. Hindi nagustuhan ng mga ito ang ginawa ni Heaven. Mukhang masaya si Heaven sa buhay niya ngayon and I want her to keep that happiness. Sabi niya sa mga in-laws. What? Parang galit na tanong ng daddy ng asawa niya. Hindi gusto ni Heaven ang maikasal sa akin. We've tried, okay? Nakita ko naman na sinubukan niyang isalba ang marriage namin. Ngunit hindi talaga siya masaya. To be fair, marami rin akong pagkukulang sa kanya. Dumating sa point na hindi na kami nag-uusap kahit nasa isang bubong lang kami. Adam, look, we had an agreement at maaaring masira ang merge ng mga kumpanya natin. Sabi ng ama ng kanyang asawa. Alam naman ni Adam na yun agad ang iisipin ng mga ito at hindi ang kapakanan ni Heaven. Don't worry, nangyari na ang merge at hindi ko na para guluhin pa yun. Business-wise, walang magbabago. Gusto ko lang kayong makausap ngayon para sabihin papayagan kong annulment na to. It's for your daughter's sake. I also want to request that you go easy on her. Mutual decision ng annulment na to. Umagri ako na kailangan namin maghiwalay dahil mukhang sa ganung paraan lang mag-grow si Heaven. Hayaan niyo na lang muna siya kung saan siya naroon ngayon. Paliwanag niya sa mga ito. Hindi na sumagot pa ang mga in-laws niya. Mukhang nakontento na ang mga ito nang sabihin niyang walang magbabago sa negosyo. Nalungkot siya para kay Heaven. Marahil ay isa pa yun sa mga dahilan kung bakit nagre-rebelde ito. Pakiramdam nito ay ibinenta to ng mga magulang para sa negosyo. Hindi rin niya nakikitaan ng mga in-laws ng pag-aalala sa asawa niya. Marahil kung hindi niya inunahan ang mga ito na wag pakialaman si Heaven, ay baka guluhin ng mga ito ang babae. Ayaw niyang mangyari yun lalo pa at masaya ang asawa niya sa Timeless Bakery, kahit na hindi yun gaya ng mga bakery na para sa mayayaman. Hindi naman alam ni Heaven ang mararamdaman matapos makausap ang assistant ng kanyang asawa. Pumayag daw si Adam sa annulment. Gusto niya yun. Siya ang nag-file ng annulment. Pero bakit hindi siya natutuwang pumayag ito? Ni hindi man lang siya tinawagan. Ang assistant pa nito ang tumawag para sabihin pumapayag na si Adam sa annulment nila. Anong problema, anak? Tanong ni Mama Leila sa kanya. Uusad na ang annulment case na final ko, Mama. Anya sa kapilit ng umiti. Kung ganun eh, bakit parang hindi ka masaya? Hindi ba't yun ang gusto mo? Masaya ako, Mama Leila. Baka pagod lang to sa kapuyat. Maaga kasi ako nagising kanina para mag-bake. Pwede mo namang kausapin ang asawa mo para sabihin willing ka pa rin ayusin ang pagsasama nyo. Imbes ay payo ni Mama Leila sa kanya. Mama, masaya ako ngayon sa buhay ko rito. Simple, tahimik, walang maraming pera, pero may peace of mind ako. Tugon naman niya. Tatalikuran ko ng lahat. Ang asawa ko, ang pamilya ko. Okay na ako rito. Dito ko sa Timeless natagpuan ang peace of mind at sense of passion na sa tingin ko ay matagal ko nang hinahanap. At salamat sa'yo, Mama. Nginitian siya ni Mama Leila. Sana ay tama ang desisyon mong talikuran ng asawa mo, anak. Tama po yan, Mama. Pinag-isipan ko naman yun noon. Nakangiti rin niyang tugon. Itinuloy na niya ang pag-bake at saka naman siya nakadama ng pananakit ng puson. Ilang araw na siyang ganoon ngunit tolerable naman ang sakit kaya hinahayaan niya lang. Masakit na naman ba? Tanong ni Carlo nang maabot na siyang nakakapit sa puson nang pumasok ito sa kitchen. Oo eh. Nakangiwing sagot niya. Nakapalagay na niya ng loob si Carlo. Part-timer lang doon si Carlo para matulungan si Mama Leila na lola nito. May sariling negosyo ang binata. Nagba-buy and sell ito ng mga sasakyan. Dahil wala nang kasama sa buhay si Mama Leila,
ay nagpa siya si Carlo na mag-aral mag-bake para may makatulong pa si Mama Leila sa bakery. Baka kailangan mo nang mapatingin sa Dr. Heaven. Hindi na. Baka magkaka-period lang ako. 2 buwan na siyang hindi nireregla. At normal yun sa kanya dahil irregular ang menstruation niya. Sigurado ka? Nag-aalala ang tanong ni Carlo. Tumango si Heaven. Ang balikat mo, kumusta? Medyo masakit pa. Ilang araw na rin kasi siyang dumadaing ng sakit ng balikat. Sa tingin niya ay naninibago ang katawan niya sa trabaho dahil hindi naman talaga siya sanay. Ilang araw pang tiniis ni Heaven ang mga nararamdaman nang bigla na lang siyang hinimitay habang nasa kitchen. Nang magising siya ay nasa ospital na siya. Si Carlo ang nabungaran niya nang magising. Anong nangyari, Carlo? Kailangan mo mag-prepare para sa laparoscopy, Heaven. What? Gulat niya ang tanong. Why? Ectopic pregnancy raw, sabi ng doktor. Hindi ko alam kung sino ang tatawagan para pumirma sa waiver mo. Kailangan mo raw kasing maoperahan as soon as possible. Hindi makapaniwala si Heaven sa narinig. Wala sa sariling pumirma siya ng waiver para sa operasyon. Naisip niya si Adam. Muntik na pala silang magkaroon ng anak. Wala man lang silang kamalay-malay. Pero siguro ay hindi talaga para sa kanila ang pagkakaroon ng anak kaya hindi natuloy. Pagkatapos ng operasyon ay nakauwi rin si Heaven sa bahay ni Mama Leila. Ngunit hindi pa siya pwedeng magtrabaho. Ang sabi ni Mama Leila ay magpahinga muna siya ng 1 buwan. At kung hindi pa yun sapat ay walang problema. Nangako naman si Carlo na ito muna ang bahala sa bakery. Pasensya na kayo. Imbis na makatulong ako sa time na naging problema pa ako. Anya sa maglola. Sandali ka pa lang dito pero parang pamilya ka na namin, Heaven. Ani Mama Leila. Namasa ang mga mata ni Heaven. Noon lang niya naramdaman na parang may pamilya talaga siya. Kung minsan talaga ang pagiging pamilya ay hindi sa dugo sinusukat, kundi sa puso. Pagdating naman ng hapon ay nagulat siya sa isang hindi inaasahang bisita. Ang asawa niya. How dare you had an affair while our annulment is still in process? Galit na tanong ni Adam. Wala man lang hi o hello. Talagang galit agad ng lalaki. What are you talking about? Galit din niyang tanong. Kalalabas lang niya ng ospital at wala pa siya sa wisyo. Tapos ganito ang isasalubong nito sa kanya. Mabuti na lang at bumaba sa bakery si Mama Leila. Kundi ay nakakahiya na maririnig pa nito ang pag-aaway nila ni Adam. Buntis ka raw, Heaven. Who's the father? Yun bang lalaking lagi mong kasama sa bakery? Ha? Kunot ang noong tanong niya sa galit na si Adam. I can sue you, you know? Sabi pa nito. Ang problema sa'yo, hindi mo muna kinoconfirm ang chismis bago ka magalit. Hindi ako buntis, okay? Well, I had an ectopic pregnancy at sumailalim na ako sa surgery. Nagpapagaling ako ngayon at hindi ka nakakatulong, Adam. Pangalawa, ikaw ang may kagagawa ng pregnancy na yun. 2 months na pala akong buntis, hindi ko lang alam. You can check with my doctor if you're not believing me. You had a surgery? Nagbago ang reaksyon ni Adam. Lumambot ang ekspresyon ng gwapong mukha nito. Look at me. Kung hindi ako pasyente ngayon, sa tingin mo ay ganito ang itsura ko? Tanong niya pa sa lalaki. Wala siyang make-up, ni pulbo ay wala. Mapudla rin ang kanyang mga labi at hindi pa siya nakakaligo ng maayos mula nang umuwi dahil nahihirapan siyang kumilos. Maghapon nga lang siya nakaupo sa sala o kung hindi naman ay sa veranda at sa kwarto niya. Pinagbabawalan din siya ni Mama Leila na magakyat baba sa hagdan. Kaya hindi siya makababa sa bakery. I'm sorry, ani Adam. I thought, hindi ako nilalaki kahit kailan. Agap niya sa sinasabi nito. I know. Then why are you here acting like that? Hindi makasagot si Adam. Naupo ito sa tapat niya. Narito na rin lang naman ako. I want to confirm something. Ano yun? Gusto mo na ba talagang ituloy ang pagpapaanal sa kasal natin? Ilang segundong pinagmasdan ni Heaven ang asawa bago tumango. Masaya ako sa buhay ko dito. Ito ang gusto ka para sa akin at hindi ang bumalik sa piling mo. Ayaw ka nang maging miserable ulit ang buhay ko. Tumango lang si Adam at maya-maya pa ay tumayo na. I understand. Anito kapag gawan. Get well soon, Heaven. Sabi pa nito bago tuluyang umalis. Nakadama si Heaven ng kahungkagan habang pinagmamasdan ng asawang naglalakad palabas ng bahay.
Aminin man niya o hindi, ay na-miss niya to. Ngunit nangako siyang mas pipiliin na niya sarili ngayon. Hindi ka niya mahal. Hayaan mo na siya, Heaven. Pampalubag loob niya sa sarili. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang buhay ni Heaven ay umikot na sa timeless bakery ni Mama Leila. Hindi na siya gumigimik o nakikipagkita sa mga dating kaibigan. Iniwasan na rin siya ng mga ito dahil na rin sa pagbabago ng estado niya. Hindi siya nanghihinayang. Masaya siya sa sirkulong mayroon siya ngayon. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng purpose sa buhay. Feeling ko ikaw ang lucky charm ng timeless, Iha. Sabi ni Mama Leila sa kanya. Mula nang dumating ka, hindi lang triple ang itinaas ng kita ng timeless. Akala ko nga ay mapipilitan na ako magsara dahil halos wala na akong maipasweldo sa mga tauhan noon. Kahit po dati ay naipagkakamali ko ang asin sa asukal? Anya sa matanda. Nagkatawanan sila. Napakarami niyang palpak noon. Ang yabang-yabang niya pa. Mabuti na lang at mahaba ang pasensya ni Mama Leila. Ibinuhos nito ang lahat ng nalalaman para maturuan siya. Ngayon ay pwede na siyang magyabang dahil totoong marami na siyang alam. Sumali ka na sa baking contest ng Sharnan Hotel. Sa tingin ko may pag-asa ka manalo. Pag-iiba ni Mama Leila ng paksa. Mga magagaling na pastry chef ang kasali ron, Mama. Eh ano naman, magaling ka rin naman. Pagpapalakas nito ng loob niya. Iba pa rin naman ngayon na nag-aral sa magagandang culinary schools. Mama, nag-aral lang ako ng baking noon dahil trip ko lang. Natatawang sabi niya. Ikaw din, sayang ang premyo at chance na maging kapartner natin ng Sharnan Hotel. Gusto mo bang mapalago pa ang timeless, Mama Leila? Curious niyang tanong. Abay, oo naman. Hindi naman masamang mangarap, hindi ba? Sige, Mama. Para sa iyo at sa timeless, sasali ako. Nakangiting sabi niya sa matanda. Pero huwag kang masyadong mag-expect, ha? Ang makita lang kitang sumali sa contest na yon, okay na sa akin. Manalo o matalo, ayos lang, anak. Sabi naman ng matanda. Lumakas ang loob ni Heaven. Wala naman sigurong masama kung susubukan niya. Manalo o matalo, may timeless pa rin namang sasalo sa kanya. Kailangan mag-apply para makasali, hindi ba? Oo. Teka, alam ni Daisy ang mga detalye. Sasabihin ko sa kanyang ipasa sa'yo. Excited na sabi ng matanda saka bumaba sa unang palapag kung nasaan ang timeless bakery. Maya-maya pa ay may natanggap na siyang mensahe mula kay Daisy sa messenger. Parang may audition pa pala? Ani sa sarili. Next week na ang registration at qualifying round. Kaya ko ba to? Parang napasubo yata siya. Tinulungan siya ni Mama Leila at Carlo na mag-isip ng recipe na ipapakita niya sa audition. Suportadong-suportado siya ng dalawa. Ito ang lolo ni Carlo, ang gumawa ng recipe na ito. Pero hindi namin nagawang ibenta rito sa timeless dahil mamahali ng mga sangkap. Ang target kasi ng timeless noon pa man ay magbenta ng mga tinapay na pasok sa budget ng masa. Pero maniwala ka, Iha. Isa to sa pinakamasarap na tinapay na binik ng asawa ko noon kapag may special na okasyon kami. Ani Mama Leila sabay abot sa kanya ng lumang-lumang recipe notebook nito. Supreme cheese loaf? Tanong niya sa matanda. Oo, dahil 5 klaseng keso ang ginagamit niya dyan at lahat ay mamahalin. Hindi namin naibenta rito sa timeless. Sa tingin ko pwede mong ipanlaban yan. I-adjust na lang din natin kung meron pang pwedeng idagdag o ibawas sa recipe. Tamang-tama pala dahil cheese ang team ng contest, Mama. Sabi naman niya. Sa mga sumunod na araw ay naging abala sila sa kasusubok na maging perpekto ang lasa ng loaf bread na ipanlalaban niya. Sa tingin niya ay nagtagumpay naman silang 3 paglipas ng 3 araw. Ready ka na sa contest, Heaven? Sabi ni Carlos sa kanya. Ready na. Salamat sa inyo ni Mama Leila. Nakangiting sabi naman niya. Pinagsasaluhan nilang 2 ang tinapay na niluto niya. Sarado na ang bakery. Mag-aalauna na ng madaling araw, ngunit naroon pa sila dahil sa kapapraktis. Alam mo, Heaven, ang laki na ng pinagbago mo mula nung unang beses kitang nakita rito sa timeless 2 years ago. Hindi na ako maarte? Natatawang tanong niya. Hindi na. Matapat na sagot naman ng lalaki saka tumawa. Aminado naman siya na ganoon talaga siya noon.
pero natuto siyang makibagay sa ibang tao mula nang mapadpad siya sa Timeless Bakery. Nawala na rin sa kanya ang tingin sa sarili na kay taas. Ang mga bagay na hindi niya noon ginagawa gaya ng gawaing bahay at pagluluto, nagagawa na niyang mag-isa ngayon dahil sa matiyagang pagtuturo ni Mama Leila. Sa mismong araw ng contest ay dumating ang resulta ng annulment case ni na Heaven at Adam. Bago siya magtungo sa Sherman Hotel ay na-deliver pa yun sa bahay ni Mama Leila. "We're officially strangers again," ani Heaven sa isip habang binabasa ang papel. "Dapat ba kitang batiin ng congratulations, Seven?" tanong ni Carlo na naroon sa bake shop nang binuksan niya ang envelope. "Oo naman, malaya na ako sa wakas," anya sa kapilit ng umiti. Sa buong durasyon na nasa proseso ang annulment case ay hindi sila nag-uusap ni Adam. Hindi niya alam kung kumusta na ito o ano. Sa kabila niyon ay nais pa rin niyang malaman ang naging reaksyon nito nang bumaba na ang hatol sa annulment case nila. Hindi niya alam kung bakit masama ang loob niya na hindi man lang siya tinawagan ng lalaki para kamustahin kahit isang beses man lang sa lumipas na 2 taon. Para silang walang pinagsamahan. Pero ano bang inaasahan niya? Baka nga hindi man lang nito ininda na wala na siya sa bahay nito nung una pa lang dahil abalang-abala ito sa negosyo. Ang dapat na pinakakasalan ni Adam ay ang negosyo nito dahil yun lang naman ang mahal nito. Ano ba naman itong mga iniisip ko? Saway niya sa sarili sa isip. Ang focus niya ay dapat nasa contest lang. Kailangan siyang mapasama sa qualifying round para naman magkaroon ng exposure ang Timeless kahit papaano. "Congrats, Seven! Eksakto at sumabay sa contest na sasalihan mo. Bagong simula talaga para sa'yo." Nakangiting sabi ni Carlo saka tinabik ang balikat niya. "Tama, sang-ayon naman niya." Pagdating sa Sherman Hotel kung saan gaganapin ang audition, ay hindi mapigilan ni Heaven ang manliit. Nakita niya paroon ang pinsan niyang mas bata sa kanya. Pastry chef ito at may-ari ng isang sikat na coffee shop sa Maynila. "Bakit naman sumasali pa ang isang to?" Bulong niya habang iniaayos ang mga ingredients na dala sa station na naka-assign sa kanya. "Ate Heaven?" Ani Marina. Ito ang pinsan niya. "Marina!" Nagpanggap siyang noon niya lang ito nakita. "Kasali ka rin pala rito." "Oo ate, malaki ang premyo. Pwedeng pambukas ng isa pang branch." Ani Marina saka siya kiningdatan. "Pwede ka namang humingi ng pera sa mga magulang mo, Marina." "Hindi nila ako bibigyan, ate, dahil sa kanila galing ang pinabukas ko ng coffee shop. Kailangan kumita ako ng sarili kong pera para makapag-branch out." "May point ka naman," sabi na lang niya. "Kaya para may pampuhunan, sumali ako rito." "Good luck sa ating dalawa," anya sa pinsan. "Hindi ko alam na pastry chef ka na rin pala ngayon, ate. Teka, saang bake shop o coffee shop ka nagtatrabaho?" tanong ni Marina na tinignan pa ang pangalang nakapaskil sa station niya. "Timeless Bakery?" Kunat ang noong tanong nito. "Saan yan, ate? Parang ngayon ko lang narinig. Bago ba yan? Ikaw ang may-ari?" "Hindi yan sa akin. At hindi rin sikat dahil maliit na bakery lang." "Oh." Yun lang ang nasabi ni Marina at nagpaalam na ito sa kanya. Maya-maya pa ay nagsimula na ang contest. Sa kusina ng Sherman Hotel ay wala nang maririnig kundi ang ingay ng mga gamit sa pagbe-bake. Walang nag-uusap at lahat ay nakafocus sa ginagawa. Nasa 30 silang kasali sa contest at 10 lang sa kanila ang makakasama sa final rounds. Makasama lang siya sa 10 na yon ay magiging sobrang saya na niya. Pampromote na rin yun sa Timeless. Makalipas ang 1 oras ay pinahinto na silang lahat sa ginagawa at inutusan ng ilagay sa mga station ang mga inilutong tinapay. Pagkatapos niyon ay lumabas na silang mga kasali mula sa kusina at inabisuhan na lang na maghintay sa labas. "Nagutom ako," anya kay Mama Leila at Carlo. "Kumain kaya muna tayo. 1 hour pa raw bago malaman kung sino ang top 10 eh." "Sige, ililibre ko na kayo. I-celebrate na rin natin ng Independence Day ni Heaven," pabirong sabi ni Carlo. "Gusto ko yan," sabi naman niya. "Dito ba sa restaurant ng Sherman Hotel tayo kakain?" Pangangansyaw niya sa kaibigan. "Oo ba?" Matagal na rin mula noong huling kumain si Heaven sa ganoong klaseng restaurant. Bakit naman siya kakain sa mga restaurant ng mga 5-star hotels kung mas masarap sa mga restaurant na yon ang luto ni Mama Leila?
buffet-style ang restaurant na kinainan nila at unang pinuntahan ni Heaven ang seafood section. Siyempre, ang mga mamahalin muna ang kakainin niya. Nagpaluto siya ng buttered shrimp nang may makabanggaan pagtalikod niya para magtungo sa iba pang food stations. Natigilan siya nang mapagsino ang nasa harap. Hey, bati nito sa kanya. Bakit ba parang na-miss niya ang tinig nito? Oy! Bati niya rin kay Adam nang makabawi. Sa dinami-dami ng araw na pwede silang makita, ngayon pa talagang kabababa lamang ng hato sa annulment nila. May kasama ka? Tanong nito. Heaven, ang tagal mo naman. Nag-request pa naman ako ng cake para i-celebrate ang Independence Day mo. Si Carlo yon. Sabay silang napalingon ni Adam sa direksyon ni Carlo. Ang huli ay mukhang nagulat din nang makita si Adam. Napangiwi si Heaven. Sigurado siyang naintindihan ni Adam ang ibig sabihin ni Carlo. Independence Day? Tanong ni Adam sa kanya. Eh, hindi mo alam? Nagtatakang tanong niya rito. Na? Independence Day mo rin. Kumunot ang noo ni Adam. Bumaba na ang hatol sa annulment case natin. Our marriage is officially null and void. Pagbabalita niya sa lalaki. I didn't know. Baliwalang sagot ng lalaki. And you're here to celebrate that? Sige, hindi ko na kayo aabalahin ng kasama mo. See you around, Heaven. Tila sumama ang timplan na sabi ni Adam saka siya nilagpasan. Ano nangyari ron? Mainit ang ulo? Tanong ni Carlo nang lapitan niya ito. Iniangat ni Heaven ang mga balikat. Ewan ko ron. Tara na, kainin na natin ng cake na yan. Imbes ay sabi niya, saka itinulak si Carlo patungo sa mesa nila. Dahil nakapasok si Heaven sa top 10, ay mas naging pursigido siyang galingan pa sa finals. Hindi naman nakalusot ang pinsan niyang si Marina sa top 10. Okay na rin yun. At least hindi na niya ito makikita sa susunod na laban niya. Naisip mo na ba kung anong ipanalaban mo sa finals? Tanong ni Carlo sa kanya. Alas 8 na ng gabi at pasara na ang bakery, pero naroon pa rin siya sa kitchen at tulala. Hindi pa nga rin eh. Ang hirap kasi hindi ako familiar sa Quezon Puti na main team ng finals. Kung gusto mo, pumunta tayo sa Laguna. Doon masarap ang Quezon Puti. Siguradong may maiisip kang recipe kung pupuntahan mong lugar kung saan ginagawa ang Quezon Puti. Suwestiyon ni Carlo. Good idea nga yan. Sabi naman niya. Dahil kahit paano ay nakahinga na siya, ay lumabas na siya mula sa kusina at tinulungan si Daisy sa pagsasara ng bakery. Kasama niyang nagkape si Carlo at Daisy sa isa sa mga mesa sa loob ng bakery pagkasara nila. Yun ang privilege nila bilang mga empleyado roon. Libreng kape at tinapay pagdating ng uwian. Ito na ang dinner ko. Siguradong wala na namang pagkain sa bahay. Ani Daisy na napapailing pa. Hindi pa rin ba umuwi ang nanay mo? Tanong ni Heaven rito. Ayon kay DC ay nagpaalam ang nanay nitong uuwi sa probinsya isang linggo na ang nakakaraan. Hindi pa nga eh, nag-enjoy na yata si nanay sa probinsya. Hayaan mo na at minsan lang naman yun mamasyal, hindi ba? Tumango si Daisy at itinuloy ang pagkain. Si Heaven naman ay in-enjoy lang ang kanyang kape. Maghahaponan pa sila ni Mama Layla mamaya. Sa taas na kaya kayo maghaponan, sigurado namang nagluto na si Mama Layla. Anyaya niya sa dalawang kasama. Bakit naman ngayon ka lang nagyaya? Nakakadalawang tinapay na ako oh. Inis na sabi ni Daisy. Nagkatawanan sila. Napahinto si Heaven nang maramdaman niyang tila may nakatingin at nanonood sa kanya. Tumingin siya sa labas ng glass wall ng bakery. Wala namang dumadaan. Wala rin siyang makitang tao at puro sasakyan lang na dumadaan. Anong problema? Tanong sa kanya ni Carlo. Wala, sagot niya. Akala ko lang may nakatingin sa akin. Hoy, huwag ka nga manakot ng ganyan. Kinikilabutan namang singit ni Daisy. Masyado ka matatakotin, Daisy. Anya rito at saka niyaya na ang mga ito sa itaas. Kinabukasan ay maaga siyang naghanda para magtungo sa Laguna kasama si Carlo. Nagpaalam na sila kay Mama Layla. At pumayag naman din ang dalawang part-time baker ng bakery na humalili sa kanila. Nasaan na ba yun? Tanong ni Heaven nang 30 minutos na siyang naghihintay kay Carlo. Ang usapan nila ay alas 6 ng umaga, ngunit mag-aalas 7 na ay wala pa ito. Hindi rin ito sumasabot sa mga tawag niya. Maya-maya pa ay tinawagan din siya ng lalaki. Carlo, nasaan ka na? Tanong agad niya rito sa kabilang linya.
Pasensya ka na, Heaven. Nagka-berya kasi sa shop ko. Sorry, hindi ako nakatawag agad. Papunta na sana ako sa'yo nang biglang may customer niyo tumawag sa akin. Na-aksidente raw gamit ang sasakyan na binili sa akin. Sorry talaga, Heaven. Huminga siya ng malalim at ikinalma ang sarili. Wala naman siyang magagawa. That's okay, Carlo. Magkakamit na lang siguro ako. No, baka mamaya maligaw ka pa. I-risked na lang natin. Sa susunod na linggo na ang competition, Carlo. Baka maghahol ako sa oras. Huwag ka mag-alala, hindi ako maliligaw. Ano bang akala mo sa akin? May Google naman. I can manage, okay? Sige, basta mag-iingat ka at tawagan mo ako kapag nagka-problema. Sige, bye. Papara na sana si Heaven na taxi, ngunit may isang sasakyang huminto sa kanyang tapat. Nagulat siya nang bumaba ang bintana niyon at nakita ang dati niyang asawa ang driver. Going somewhere? Tanong nito. Papunta akong Laguna eh. Baka along the way naman ang pupuntahan mo. Coincidence ba ang tawag doon? Bakit parang eksaktong-eksakto naman? Natetempt siyang sumabay dahil sa totoo lang ay hindi siya sanay na lumabas ng Maynila na mag-isa. Sinabi lang niya kay Carlo na kaya niyang mag-isang magtungo sa Laguna. No, I'm okay. Magkakomit na lang ako. Tanggi niya. Why? Saan ka ba pupunta? Laguna. Oh, doon naman din ako pupunta eh. Tara na, sabay ka na. Bakit ka pupunta ron? Hindi niya naiwasang itanong. Business ba? Sinuri niya ang itsura ni Adam. Hindi ito mukhang makikipag-meeting. Simpleng polo shirt at walking shorts lang ang suot nito. Sort of. Sagot nito. May kakausapin akong tao. Bakit wala kang driver? Tanong niya ulit. Bakit ang dami mong tanong? Imbes ay natatawang tanong nito kay Heaven. Dahil hindi ako sanay na wala kang driver at hindi ka nakasuot ng formal na damit. Naka-off ang mga driver ko ngayon. Ano, sasabay ka ba? Baka maligaw ka pa o tabihan ng manyak sa bus. Halika na, sumakay ka na at sa isang lugar lang naman tayo pupunta. Pangungumbinsin ni Adam sa kanya. Hindi na nag-isip pa si Heaven at sumakay na sa kotse ni Adam. Kinilabutan kasi siya sa isiping may makakatabi siyang manyak sa bus. Bakit ka nga pala rito dumaan? Parang out of the way naman do kung nanggaling ka sa bahay mo. Tanong ulit ni Heaven sa lalaki nang makasakay na siya. Bumili akong kape at tinapay. Ani Adam. Itinuro nito ang paper bag ng Timeless Bakery sa passenger seat. Dumayo ka pa rito para sa tinapay? Nagtatakang tanong niya. I heard breads in Timeless are good. Bale walang sagot naman ng lalaki at saka nagpatuloy sa pagmamaneho. San sa Laguna ka nga pala pupunta, Heaven? Sa Santa Cruz. Tamang-tama, doon din ako papunta. Sabi naman ng lalaki. Naningkit ang mga mata ni Heaven. Sobrang coincidence naman na pagkikita natin ngayon. Oo nga eh. Hindi na nagkomento pa si Heaven. Tahimik lang siya sa biyahe. Si Adam ang mas bumabasik sa katahimikan na binagtataka niya. Hindi madaldal ang dati niyang asawa. Noong magkasama nga sila sa iisang bubong ay halos magkapanisan sila ng laway. Nagalmusal ka na ba, Heaven? Huwag mong sabihin ang tinapay ng timeless ang iaalok mo sa akin. Nakangiwing tugon niya. Bakit? Ayaw mo ba? Tinapay ng timeless na ang madalas kong almusal at merienda. Marunong naman din ako maumay, no? May katarayang sagot niya. Napansin niyang napangiti si Adam, ngunit dumiretso pa rin sa daan ang mga mata nito. Then let's have breakfast somewhere else. Ngunit bago pa siya makapagprotesta ay lumiko na si Adam patungo sa parking lot ng isang restaurant. Hinayaan na lang niya ito. Kumusta ka na? Tanong ni Adam sa kanya sa gitna ng pagkain. Okay naman, masaya. Ikaw, kamusta? Busy. Tugon naman ito. Anong bago ron? Natatawang tanong niya. Palagi ka namang busy. I became busier when you left. Anito. Dahil malaya ka na? No. To keep myself preoccupied. I don't know but the house became a little emptier. Hindi alam ni Heaven ang itutugon. Dapat ba siyang mag-react? Ano ang dapat niyang i-react? But I'm glad that you're happy. Anang lalaki nang hindi siya sumagot sa sinabi nito. Tumangon naman siya. Sana'y ikaw rin. Anya rito. Huwag mong pagurin ang sarili mo, Adam. Hindi naman mapapalitan ng kumpanya ang kalusugan mo kapag nagkasakit ka.
Ikaw, pwedeng palitan ng kumpanya, pero ang buhay mo, hindi niya mapapalitan. I know. Ani Adam, saka itinuloy ang pagkain. Pagkatapos mag-almusal ay dumiretso na sila sa Laguna. Pwede mo na akong iwan dito, ani Heaven kay Adam nang nasa Santa Cruz na sila. Sasamahan na kita. Nag-cancel din naman ang meeting ko dapat eh. Ano? Gulat na tanong niya. Sayang naman ang ipinunta mo rito. Kaya nga eh. Pero masasamahan naman kita kaya okay na rin. For old time's sake. Ngayon ko lang naisip na kahit kailan pala hindi tayo nakapag-out of town bilang mag-asawa nung nagsasama pa tayo. Maliban na lang nung honeymoon natin. Ani Adam. Na nagmamadali ka pang umuwi dahil nagka-emergency sa kumpanya mo. Napapailing niyang dugtong. Hala, bakit ba sila nagre-reminis? Napangiti si Adam. Yeah, I remember that. I'm really sorry for spoiling our honeymoon. Nag-init ang mga pisngi ni Heaven nang maalala ang honeymoon nila. Bakit ba kasi nila yung pinag-uusapan? Sa totoo lang ay isang honeymoon nila sa mga pagkakataon na naging maayos ang pagsasama nila. Noong mga panahong yun ay paniwalang-paniwala siya na mamahalin din siya ni Adam. Na magmamahalan sila ng totoo sa kabila ng katotohanang inareglo lang ang kanilang kasal. Bakit ba natin nire-reminis yan kung kailang annulled na ang kasal natin? Kunway hindi apektado ang sabi ni Heaven. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako maghanap ng kesong puti. Kesong puti? Yun lang ang pinunta mo rito? Tanong ni Adam. Tumango siya. Oo, importante to. Huwag mo kong tingnan ng ganyan na parang nawiwirdohan ka sa akin, Adam. I know. Hindi ka naman dadayo rito kung hindi importante ang kesong puti na yan. Kaya tara na maghanap. Ilang paggawaan ng kesong puti ang pinuntahan nila ni Adam hanggang sa makapili si Heaven ng kesong puting gagamitin sa finals ng contest. I heard you're into baking contest nowadays. Kaya ka ba nasa hotel nung makita tayo? Ani Adam habang hinihintay nila ang pinamiling kesong puti at ilan pang goods na ipapasalubong niya kay Mama Leila. Oo, pero ngayon lang. Wala eh, nautulang nila kung magaling ako mag-bake kaya sumali ako. Napapailing na sabi niya sa lalaki. Mukhang magaling ka nga kasi kasali ka pa rin sa contest na yun. Komenta ni Adam. Baka swerte lang. I'm glad that you have found your passion, Heaven. Sinserong sabi ni Adam sa kanya. Nagugulat na nga lang din ako sa sarili ko eh. Hindi ko rin nakalain na kaya ko pala. Maiba tayo, Heaven. Yung lalaking kasama mo sa Sherman Hotel nung nakaraan. Nobi mo ba yun? Si Carlo? Hindi. Tanggi agad niya. Apo yun ni Mama Leila, yung may-ari ng Timeless Bakery. Mabait sa akin ang maglola na yun at si Carlo. Parang best friend ko na. Tumango si Adam. Akala ko yung nobya mo dahil nag-celebrate pa kayo ng Independence Day mo. Natawa si Heaven. Independence Day natin yun. Mukhang tuwang-tuwa kang anod ng kasal natin ah. Nag-celebrate ka pa eh. Kunot ang noong sabi ng lalaki. Bakit? Ikaw ba hindi? You're free now. Pwede ka na makipag-date ng lantaran. The last time I heard, may dinidate ka, pero discreet lang. Nagsisi agad si Heaven na lumabas ang mga salitang yon sa bibig niya. Pakiramdam niya ay nagtunog na parang may pakialam pa rin siya sa love life ni Adam kahit iwalay na sila. Dinidate? Sino? Nagtatakang tanong ng lalaki. Aba, malay ko. Nabanggit lang ng isang kaibigan ko nang magkasalumong kami sa mall ng isang beses. Wala akong dinidate. Sabi naman ni Adam. At naiinis siyang parang natutuwa siyang marinig na nag-deny ito. Kilala mo ako. I'd rather stay at work than date. Hindi ako magsasayang ng oras sa mga hindi importanteng bagay. Isa pa, pinoproseso man ang annulment natin dalawa. Asawa pa rin kita ng mga panahong yun. So, sinasabi mong naging loyal ka sa akin, ganon? Nakataas ang isang kilay niyang tanong sa dating asawa. I did. Pagmamalaki nito. I may luck a lot as a husband, but I never cheated on you. Napangiti si Heaven. Alam ko. Isa rin siguro yun sa mga dahilan kung bakit nananatili siya noon kahit inis na inis siya sa kawalang panahon ni Adam sa kanya noon. Hindi ito ng babae. Nirespeto nito ang relasyon nila kahit pa nga malamig na yun. Matapos mamili ay napagdesisyonan nila ni Adam na sa Laguna na rin kumain ng late lunch at saka bumalik sa Maynila. Heaven. Nagkausap na ba kayo ng mga magulang mo mula nung maghiwalay tayo? Tanong ni Adam habang nasa biyahe na sila pa uwi. Umiling siya.
I've never reached out to them. May bago na akong pamilya sa katauhan ni Mama Leila at masaya na ako ngayon. I don't need to talk to my parents anymore. Blood is still thicker than water, Heaven. Masyado namang gasgas ang kasabihan na yan. Sila nga ay hindi nag-reach sa akin dahil alam nilang wala na akong silbi. Hiwalay na tayo eh. Kahit pamilya ko sila, nagdesisyon na akong putulin ng mga taleng nagdudugtong sa amin dahil wala akong peace of mind sa kanila. Pipiliin ko na ngayon ang sarili ko, ang katahimikan ko, ang kapayapaan ko. Saka kung mahal nila ako, sana tinanggap nila ako noong araw na lumayas ako sa bahay natin at umuwi sa kanila. Tumangwa lang si Adam. Hindi na nito ipinilit ang opinion nito. Hindi nagtagal ay nasa harap na sila ng Timeless Bakery. Salamat sa pagsama sa akin ngayon, Adam. Sincero ang sabi ni Heaven sa dating asawa bago siya bumaba mula sa kotse nito. Welcome. So ulitin? Hindi agad nakasagot si Heaven. Parang nag-buffer rin siya sa huling sinabi nito. Uulitin? Yeah. Call me if you need a ride. Bakit? Grab car na ba itong sasakyan mo? Pabirong tanong niya kay Adam. Silly. Sige na, mag-ingat ka. Salamat ulit. Hinintay ni Heaven na makaalis si Adam bago siya pumasok sa bakery para iwan doon ang mga pinamili. Bakit parang masaya ka? Tanong ni Daisy sa kanya. Masaya? Oo, ngiting-ngiti ka eh. Anong pinagsasabay mo riyan? Hindi no? Sus, tanggi pa talaga. Sino ba yung naghatid sa'yo? Sure akong hindi si Carlo yun dahil nasa kitchen si Carlo. Imbis na sagutin ng babae ay nagtungo siya sa kitchen para hanapin si Carlo. Heaven, pasensya ka na talaga kanina. Ani Carlo nang makita siya. Wala yon. Nakabili naman ako ng kesong puti sa Laguna nang walang hassle. Ano pa lang nangyari? Kamusta na ang customer mo? Ang weird nga eh. Pinaghintay ako sa ospital pagkatapos ay sinabing hindi ang sasakyan na may problema, kundi ang driver niya. Ani Carlo na napapainig pa. Hayaan mo na. Ang importante, hindi ang sasakyang ibinenta mo ang may problema. May pasalubong ako galing sa Laguna. Tara na sa taas, bibigyan ko rin si Mama Leila. So, sino nga naghatid sa'yo? Pangiintriga ni Daisy sa kanya nang abutan niya ito ng bukopay bago sila tuloy ang umakyat ni Carlo sa second floor. Huwag kang chismosa. Nakangiting anya kay Daisy saka dire-diretsyong lumabas mula sa bakery. Hindi ka nag-commute patungong Laguna, Heaven? Tanong ni Carlo habang umakyat sila. Hindi. Sinong kasama mo? Si Adam. Nagkataon na papunta rin siyang Laguna kaya isinabay na niya ako. Kunwari ay baliwala niyang sagot. Para hindi na makapag-follow up question si Carlo ay binilisan niya ang paglalakad. Mama Leila! Tawag niya sa matandang nasa veranda. Heaven, nakabalik ka na pala. Kamusta ang pagpunta mo sa Laguna? Nakangiting salubong sa kanya nito. Nakakapagod po, pero masaya naman. May naisip na nga akong recipe para sa finals. Maganda balita yan. Ano naman ang naisip mo? Ani Mama Leila. Quesong puti and spinach sticks with salsa fresca. Ano sa tingin mo, Mama? Excited niyang tanong sa matanda. Tunog pa lang ay sosyal at masarap na. Kailan mo yan ipapatikim sa amin? Bukas na bukas din, Mama. At yun nga ang ginawa ni Heaven. Nag-practice siyang maigi para sa contest. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay nilang lahat na araw ng finals ng kompetisyon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Heaven. Hindi sa kitchen ng Sherman Hotel ginanap ang finals, kundi sa napakalaki nitong function hall at maraming nanonood. Bago magsimula ay nagtungo muna sa comfort room si Heaven para ikondisyon ang sarili. You can do this, Heaven. Ani sa sarili. Ano naman kung may mga nanonood? Nang sa tingin niya ay okay na siya, ay saka siya lumabas at nagulat pa nang makita roon si Adam. Why are you here? Tanong niya sa lalaki. I'll be watching the competition. Ha? Bakit? Lukot ang mukhang tanong niya. I'm a part owner of Sherman Hotel. They invited me to watch the competition. Baliwalang sagot nito. I didn't know that. But don't worry, hindi ako judge. Hindi ako magiging bias. Parang mas nakakatakot kung judge ka. Baka hindi mo pa natitikman ang niluto ko, ibagsak mo na. Imbis ay sabi niya sa lalaki. Natawa ito. I won't do that to you, Heaven. Anyway, alam kong kinakabahan ka.
Don't worry about a thing and just focus on what you have to do. Payo nito. Hindi ko kasi alam na may audience na ngayon. Anya saka huminga ng malalim. Don't mind the audience. I'll be cheering for you silently. Nginitian siya ng matamis ni Adam. At ewan niya ba kung bakit tila gumaan ang pakiramdam niya sa kaalamang naroon ito at tahimik na susuporta sa kanya. Pagbalik niya sa kanyang station ay agad niyang hinanap ang pwesto ni Adam. Mabuti na lang at nasa bandang harap ito, kaya madali niyang nakita. Nginitian siya nito nang magtama ang kanilang mga mata. Tumango si Heaven at saka huminga ng malalim. Kaya ko to. Maya-maya pa ay inanunsyo na ang pagsisimula ng kompetisyon. Mabilis na kumilos si Heaven. Kabisado na niya ang gagawin. Tulad ng sinabi ni Adam, ay hindi na niya inisip pang may mga nanonood sa kanya. Kunwari ay siya lang mag-isa roon at kapag nabablangko siya, ay sa isang direksyon lamang siya tumitingin. Sa dati niyang asawa. Nasa tuwing titingnan niya, ay nakatingin din sa kanya. Ang ibig sabihin ba niyon ay nakatutok lang din sa kanya ang atensyon nito? Naitawid ni Heaven ang kompetisyon. Hindi siya pinalad na manalo, ngunit third place naman siya na hindi na rin masama. Congrats anak! Bati ni Mama Leila sa kanya. Sabi ko naman sa'yo at kayang-kaya mo ang kompetisyon na to eh. Kahit hindi ako nakakuha ng grand prize, Mama? Kahit hindi natin makakapartner sa bakery ang Sherman Hotel? Tanong niya sa matanda. Panalo ka pa rin naman, walang kaso yun. Anito, partida pa yan at mahigit isang taon ka pa lang namang nagbe-bake. Sa susunod, pihadang magpa-first place ka na. Salamat po. Sayang at wala si Carlo ngayon. Hindi niya nakitang nanalo ako. Imbes ay sabi niya. Oo nga, siguradong nanghihinayang ang isang yun. May bigla ang meeting si Carlo sa kliyente kaya hindi ito nakasama sa kanila ni Mama Leila. Congrats, Heaven. Anang papalapit na si Adam. Oh, Adam, narito ka pa pala. Anya rito. Halika, ipakikilala kita kay Mama Leila. Binalingan ni Heaven si Mama Leila. Mama, ito po si Adam, ex-husband ko. Mukhang nagulat ang matanda. Abay, ikaw pala ang dating asawa nitong si Heaven. Magilaw na bati ng matanda kay Adam. Ay, kisig-kisig mo naman pala. Magandang gabi ho. Magalang na bati ni Adam sa matanda. Siya si Mama Leila, Adam. Siya ang kumukup sa akin nung, alam mo na, pagpapakilala naman ni Heaven sa matanda. Maraming salamat po sa pagkupkup kay Heaven noon hanggang ngayon. Pati na rin sa pagpursige sa kanya na gawin ang mga bagay na masaya siyang ginagawa. Dagdag pa ng lalaki. Madali namang turuan tong si Heaven. Teka, may lakad ka ba? Samahan mo na kami. Magdi-dinner kami para i-celebrate ang pagkapanalo ni Heaven. Anyaya ni Mama Leila kay Adam. Wala naman po. Nakapag-preserve na po ba kayo? Kung hindi pa, sa penthouse na lang tayo mag-celebrate. Suwestiyon ni Adam. Penthouse? Tanong ni Heaven rito. Yeah, I own the penthouse of this hotel. Magpa-room service na lang tayo para mas pribado. Okay lang ba, Mama Leila? Tanong naman niya sa matanda. Abay, oo naman! Nakangiti nitong tugon. Kaya naman lumakad na sila patungo sa penthouse ni Adam. Manghang-mangha si Mama Leila nang makita ang penthouse na pagmamay-ari ni Adam. May sariling pool yun at malawak din ang galawan sa pool area. Kaya roon sila maghahapunan. Pinaset up yun ni Adam sa mga hotel staff at habang naghihintay sila, ay nag-tour pa si Mama Leila sa unit ni Adam. Matagal na rin akong hindi nakakatapak sa ganitong karangyang hotel room. Pag-amin ni Heaven kay Adam. You can borrow this place whenever you want. Imbes ay sabi ng lalaki. Hindi ko naman gustong hiramin tong place mo, no? Alam ko, pero kung gusto mo ay pwede. Parang ang generous mo naman sa akin ngayon. Hindi niya napigilang sabihin kay Adam. Matagal na akong generous sa'yo, Heaven. May punto ito. Sa totoo lang ay kahit hiwalay na sila ay nagpapadala pa rin ito ng allowance. Tumigil lang ito nang tawagan niya si Bruno at sabihing tumigil na sa pagpapadala dahil sapat naman sa kanya ang kinikitang pera sa Timeless. Hindi rin biro ang allowance na pinapadala nito. 100,000 a month. Sa simpleng buhay niya ngayon, wala siyang paggagastusan niyon. Noong nagsasama pa sila sa iisang bubong, ganoon din ang allowance niya.
Ngunit may credit card siyang wala yatang limit at pwede niyang gamitin yon sa paraang gusto niya. Kaya marami siyang kaibigan noon. Kulang na lang kasi ay bilhin niya ang buong bar kapag magkakasama sila. Pagtatalunan nila yun ni Adam kinabukasan, pero wala lang sa kanya. Ngayon niya napagtanto kung gaano siya ka-immature na asawa. Nagrebelde lang naman ako noon dahil walang pumapansin sa akin. Ani sa sarili. Nang matapos sa pagsiset up sa pool area, ay nagtungo na sila roon. May pagkain na rin doon at sa tingin ni Heaven ay pang 10 tao yon. Napakarami naman yan, Adam. Hindi natin yan mauubos 3. Sita niya sa lalaki. Pwede naman yung i-take out. Bali walang sagot nito. Mama Leila, tara na po, kain na tayo. Naging masaya ang hapunan dahil maraming kwento si Mama Leila. Akala ko noon ay big time na ang asawa ko dahil nadadala niya ako sa magagandang hotel. Pero kahit kailan ay wala pa akong nakitang silid na ganito kagara at kaganda. Komento ng matanda. You must love your husband so much, Mama Leila. Komento ni Adam. Palagi po ninyo siyang nababanggit. Wala naman akong ibang minahal kundi siya lang. Ani Mama Leila. Mumiti ito habang nakatingin sa himpapawid na parang inaalala pa ang yumaong asawa. Noong nagpakasal kami ay hindi naman namin ganoong kamahal ang isa't isa. Ipinagkasundo kami ng mga magulang namin. Uso yun noon kahit sa hindi mayaman. Dahil dun, kinilala namin ang isa't isa. Parang tinuruan naming mahalin ang isa't isa kasi wala naman kaming pagpipilian. Madalas kaming magkatampuhan dahil magkaibang magkaiba kami. Ilang beses din kaming muntik nang maghiwalay pero wala ni isa sa amin ang sumuko sa relasyon namin. Habang tumatagal ang pagsasama namin, nagulat na lang kaming mahal na namin ang isa't isa. Hindi alam ni Heaven kung bakit namasa ang kanyang mga mata sa kwento ni Mama Leila. Naiinggit ba siya? Nangihinayang? Kung sinubukan niya ba? Kung nanatili siya? Kung nagtiis pa siya? Sa annulment kaya hahantong ang kasal nila ni Adam? Kaya ako, alam kong ang pagmamahal ay natututunan. Yung sinasabi nilang love is a choice, totoo yun. Minsan, ang pag-ibig ay hindi lang pakiramdam, kundi desisyon. Desisyong manatili kahit mahirap. Desisyong magsama kahit palaging nag-aaway. Desisyong ayusin pa ang pagsasama kahit parang malabo na. Tahimik silang dalawa ni Adam habang nakikinig kay Mama Leila. Mukhang hindi lang siya ang tinatamaan sa mga naririnig. Si Adam din. Parang masarap tong pasta. Pag-iiba ni Heaven sa usapan. Bawal yan sa'yo, may peanut sauce yan. Pigil naman sa kanya ni Adam. Natigilan siya hindi dahil sinaway siya nito, kundi dahil naalala pa nitong bawal yun sa kanya. At alam niyo ba, ang pagmamahal hindi rin magandang itinatago. Masyadong maiksi ang buhay para hindi tayo maging totoo sa mga nararamdaman natin. May halong panunod yung sabi ni Mama Leila. Mama, saway ni Heaven rito. Naniniwala rin ako sa second chance. Imbis ay sabi lang ng matanda na ikinatawa nila ni Adam. I do too, sigunda ni Adam. Kumain na lang kaya tayo ng kumain. Ang dami-daming pagkain, no? Anya sa mga ito. Hindi ko ba naniniwala sa second chance, Seven? Imbis ay tanong ni Adam habang titig na titig sa kanyang mga mata. Napalunok si Heaven. Parang hinihigop ng mga matang yun ang buong pagkatao niya. God, when will she ever move on from him? Para sa mga nagmamahalan lang yun, Adam. Panunupla niya rito kapag guwan. Hindi mo ba ako minahal? Tanong ng lalaki sa kanya. Ako ang dapat na nagtatanong yan sa'yo. I did. Mabilis na sagot ni Adam na ikinagulat niya. Hindi niya alam kung paano magre-react. You did? Nasabi na lang niya. Pero nagre-rego dun ang puso niya sa narinig. Gusto niya ba munang iwan ko kayo rito? Singit ni Mama Leila habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. No, Mama. Sa tingin ko ay dapat na lang kaming mag-usap sa ibang araw. Mabuti pa siguro ay umuwi na tayo para makapagpahinga. Ani Heaven sa matanda. Sigurado ka ba, anak? Tumango si Heaven at saka binalingan si Adam. Salamat sa dinner, iho. Wala po nga naman. Iahatid ko na kayo. Wag na, magka-taxi na lang kami. Agap ni Heaven. I insist.
Wala rin nagawa si Heaven dahil tila hindi naman paaawat ang lalaki. Pati mga pagkain ay pinabaon pa sa kanila dahil wala raw kakain nun. Kinagabihan ay hindi makatulog si Heaven dahil sa ipinagtapat ni Adam. Minahal siya nito? Paano? Bakit hindi niya alam at ramdam? Bakit ngayon lang nito sinabi? Hanggang inabot na siya ng umaga na hindi man lang siya dinalo ng antok. Bandang alas tres ng madaling araw ay bumaba siya sa bakery. Naisip niyang mag-bake na lang. Ilang oras na rin lang naman ay darating na ang mga part-time baker para tulungan siya. Kapapasok niya lang sa bakery nang magring ang phone niya. Si Adam ang caller. Yes? Tanong niya. Bakit gising ka pa, Heaven? Tanong din ito. Wala lang. Hindi ka rin ba makatulog? Tanong ulit nito. Oo eh. Can we meet? Nang ganitong oras? Kunot ang noon niyang tanong. I want to talk to you right now. Kanina ko pa pinipigilan ang sarili kong tawagan ka pero wala rin. Hindi ko rin nagawa. Nasa timeless bakery ako. Hindi ako makatulog kaya magbe-bake na lang ako. Pwede ba kitang puntahan dyan? Ikaw ang bahala. Wala yatang 30 minutos ay naroon na si Adam. Niyaya niya itong magkape sa isa sa mga table sa dining area na bakery habang hinihintay na maluto ang mga tinapay na isinalang niya sa oven. Was it true? Tanong ni Adam sa kanya. Naminahal kita? Oo naman. Walang pangingiming sagot ni Heaven dito. Sa'yo ako hindi makapaniwala, Adam. Minahal mo ako? Totoo? Eh halos hindi mo nga ako kinakausap noon. I was always like that, Heaven. Hindi ako sanay nang may kasama sa bahay. Sanay akong puro trabaho lang. Kaya nung magpakasal tayo, hindi ko alam kung paano i-handle ang relasyon natin. Nung nakipaghiwalay ka naman, hindi kita pinigilan kasi ang sabi mo hindi ka masaya. Alam kong may pagkukulang ako at ayokong ikulong ka sa isang pasasama na hindi mo naman gusto. For you to be happy, I agree with the annulment. Ganun pa man, palagi ko pa rin chinecheck kung okay ka. Pinapamanmanan mo ako? Gulat niyang tanong. Minsan ako mismo dumadaan dito. Hindi lang ako nagpapakita sa'yo. I loved you like that for the past year. Silently. Secretly. Parang tanga, di ba? Sana sinabi mo yan sa akin noon, Adam. Would that change your mind? Napaisip si Heaven. Marahil ay hindi. Masyadong matigas ang ulo niya noon. Isa pa, narealize niyang mahal niya si Adam noong hiwalay na sila. Noong hindi na sila nagkikita. Baka hindi nga. Pag-amin niya. See? Tugon naman ni Adam. Isa pa, I want you to grow. Noong mga panahong yun, sa tingin ko hindi ka mag-grow sa piling ko. At ngayon na nakikita kong nakita mo na ang gusto mong gawin sa buhay, talagang masaya ako para sa'yo. Naisip ko kung baka kaya kailangan nating maghiwalay noon ay para mas makilala pa natin ang mga sarili natin. Baka hindi tayo para sa isa't isa noon kasi para tayong dalawa sa ngayon. Lumabi si Heaven. Parang siguradong sigurado kung may second chance pa tayo ah. Wala na ba? May ipapangako mo bang mauuna na ako sa priority mo at hindi na ako magiging disenyo na lang sa buhay mo? Tumango si Adam. This time, I know how to love you right, Heaven. At yun mismo ang gagawin ko. Ang mahalin ka ng tama. Ang mahalin ka sa paraang deserve mo. Aayusin ko na dahil baka wala ng third time. Tumayo si Heaven at nilapitan si Adam. Siya na ang unang yumakap dito. Gumanti naman ito ng yakap. I'm sorry if I didn't tell you before that I love you, Heaven. Bulong pa nito. Ngayon mo na lang sabihin. Anya dito. I love you, Heaven. Sinserong sabi ni Adam. I love you too. Come on, let's get married again. Agad? Natatawang tanong niya sa lalaki. But I like the idea. Thank you. We will work on that right away, sweetheart. Thank you sa second chance. Naging maayos ang mga unang buwan ng pagbabalikan ni na Adam at Heaven. Ang lahat ng ipinangako ni Adam ay ginawa nito. Palagi na itong may oras sa kanya kahit na alam niyang abala ito sa negosyo. Kung noon pa lang ay pareho na silang nag-compromise para sa isa't isa, ay baka wedding anniversary na ang isineselebrate nila at hindi third monthsary. Para tuloy silang mga teenagers ngayon. Napag-usapan na rin nila ang muling pagpapakasal
at hindi sila nagkakasundo sa petsa. Bigyan mo naman ako ng oras para makapag-prepare. Huwag naman next month, giit ni Heaven. Magda-diet muna ako. Lo, you're already beautiful. Hindi mo na kailangan mag-prepare, sabi naman ni Adam. Ang sabihin mo, may importanteng business venture ka lang kaya ka nagmamadali. Nakasimangot na sabi ni Heaven. Ang sabi mo ako na magiging priority mo, di ba? Ayoko lang naman na mahati ang atensyon ko sa pagitan mo at sa pagpapatayo ng bagong mall sa Davao. So, mas pinipili mo talaga ang trabaho? Dismayado ang tanong ni Heaven sa lalaki. No, sagot ni Adam. Fine, we'll pick the date that you want. Wag na, masama ang loob mo eh. Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Adam. Ito ba ang masama ang loob? Natawa na si Heaven. Sigurado ka na ako ang masusunod? Hindi mababago ang isip mo? Paglalambing niya sa nobyo. Yes, love. Ikaw ang masusunod. Alipin mo lang ako rito. Alipin? Ang yaman mo namang alipin? Natatawang sabi niya, saka yumakap dito. Ang bango-bango pa at ang gwapo. Love, huwag kang mangganyan. Baka mauna pang honeymoon natin. Banta ni Adam. Naroon sila sa penthouse ng Sherman Hotel at nagse-celebrate ng Mansari. Pwede naman eh, piliang sagot niya rito. At hindi na nga nagpapigil pa si Adam. Agad siya nitong binitbin at binuhat patungo sa silid na parang bagong kasal sila. Makalipas ang ilang buwan ay ginanap na rin ang ikalawang kasal nila. Simple lang yon dahil ayaw ni Heaven na masyadong magarbo. Natuto na siya sa buhay at ang mahalaga na lang sa kanya ay ang maikasal sila ni Adam na totoo ng nagmamahalan. Present sa kasal nila sina Mama Leila, Carlo at Daisy at iba pang nakasama ni Heaven sa Timeless Bakery. Naroon din ang pamilya at mga kakilala ni Adam. Ang mga magulang naman niya ay dumalo rin kahit papaano. Yun nga lang, gaya ng dati ay ganoon pa rin ang ugali ng mga to. Pero nangako si Heaven na hinding-hindi na magpapadikta sa mga magulang. Hindi naman lumipas ang isang buwan pagkatapos ng kasal nila ay nalaman nilang mag-asawa na buntis na si Heaven. Kaya naman labis-labis ang kaligayahan nilang mag-asawa. Kung minsan ay mapaglaro ang tadhana, pinuto lang relasyon nila noon para pala mas makilala nila ang kanilang mga sarili. Tama si Adam. Dati kasi ay hindi pa sila para sa isa't isa, kaya hindi nag-work ang pagsasama nila. Sa tingin ni Heaven, sa pagkakataong to ay mas kaya na nilang panindigan ang isa't isa. Ang pagmamahal nila sa puntong ito ay isang desisyon. Desisyon na pipiliing ipaglaban araw-araw anumang hamon ang dumating sa buhay nila. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.